Alright, so isang magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. No? Ayan. Grabe. Isang nakaka-excite na naman, ano? Okay, so ito nga. Ito ho yung issue ngayon about dun kay Aura, dun sa Rambulan, sa Makati. Pero hindi po yun ang i-focus natin. I-focus natin ngayon doon na dito mismo sa video nila Idol Rafi at saka ni Shari, ano, dito mismo sa channel ng Rafi Told in Action is nakita natin yung suporta ng mga netizens doon sa pulis. Okay? So, very, ano to, kumbaga hindi to palaging nangyayari, ano? Kumbaga, ano to, rare. One of a kind, di ba? So, once on a blue moon na yung kabangbangan dito ni Idol Rafi is kinakampihan ng mga netizens. Okay, so ito, mapapansin natin. Ano bang meron man dito? Ano muna, so yung video na to ay sa video po ni Idol Rafi Tulfo in Action. Okay, sa kanila to. Okay, so gagamitin lang natin to para sa ating pag-aaral ngayon. Okay, so ito ba yung natututo na yung mga netizens ngayon? Nagtitimbang na ba sila? Marunong na sila magtimbang ngayon sa mga bagay-bagay? Kasi very ano to eh, mga... kung mapapansin natin sa ibang mga video talaga, yung mga bagay doon na kahit na sabihin natin na hindi naman nasa tama, hindi nasa tama yung panig ni Idol Rafi is ang dami talagang mga netizens doon ni pabor pa rin. Ano, doon sa ginagawa ni Idol Rafi. Pero ito ngayon, mga kaibigan, mapapansin nyo sa mga comment section ho nito is talagang sobrang overwhelming yung support doon sa pulis. Ano ba to? Ito ho yung mga pagkakataon, no? Ito yung video na to. Ito pong Rafi Tulfo in Action is nanghihingi ng update. Okay? Doon sa nangyari kay Aura. Doon sa Rambulan. Okay, ito 'yon, no. Marami po yung nagko-comment ngayon sa YouTube at nanghihingi po sana ng update patungkol po sa kaso po na ito. Kumuha lang po sana tayo ng update sa nangyaring insidente. Okay. Okay, so kumuha sila ng update sa nangyaring insidente. At ngayon naman, no, ang nangyari ho ngayon is mayro silang tinawagan na chief of Makati, COP, Chief of Makati na police, yun yan, nakausap nila. Okay? So, ang nangyayari ngayon, habang kinakausap nila, nanghihingi sila ng update. Okay, update lang. Anyway, by sa batas kasi ano, pagkakaalam ko, ay hindi talaga dapat ginagawa ng police yung pagsagot doon. Lalo na yung kasong ito is, I think, nakasampa na. Naka-file na. Kaya nga I don't know yung time na yon, yung ginawa to is kung nakasampa na yung kaso. According kasi sa yung abogado, mamaya papakita ko sa inyo yung mga abogado na nagpakita dito na mali yung ginawa ni Idol Rafi, ano. Isa mali yung ginawa ng pulis na sumagot doon sa mga inquiry ng netizens ko, no, sa pamamagitan ng programa ni Idol Rafi. So mali yon ng ginawa ng pulis at mali din na makialam si Rafi Tulfo sa kasong ito. Okay. Lalo na, wala naman siyang, kumbaga yung interest at hand, wala naman siya. Kasi wala naman siya doon sa pangyayari, hindi naman niya kaano-ano si Aura. Alright? So ito yung nangyayari ngayon, nung nanghingi sila ng update, mga kaibigan. Yung damit nung lalaki para makita ang katawan. Okay. Yun ang sinabi ng pulis ni Colonel Edward Cotillog, yung chief of police ng Makati City. Ngayon, ang sabi naman ni Idol Rafi is ito. Okay. So, nag-ano itong lalaki, nakakahiya daw. Maraming tao dito. So, sinabihan niya makasama na alis na lang tayo dito kasi ano na, madaling araw na. So, Okay. Ngayon, nag-react si Idol Rafi dun sa sinabi na yon ni Chief. Magandang sabi niya. Ah, hindi sir. Mali ka dyan sir. Huwag sir. Okay. Sinabi kasi na gusto makita yung katawan. Ano? Dahil, yun nga, siguro yung sa kasarian ni Aura, yun ang nasabi ng pulis, pero ito yung kwento talaga. Ganon. Palibasa, Ige, gusto na makita agad ng katawan ng isang lalaki. Okay. Siguro po, meron pong pinagmulan. Doon nag-react si Rafi sa isang part na yon, nag-react siya noon. Ngayon, itong sinabi ng pulis, no? Response niya doon sa sinabi yung kaguluhan. Paano niyo po malaman na nagsasabi ng totoo po itong inyong complainant na pinaghubad po siya ni Aura? Yun. Okay. So hindi sinasabi ng pulis na to na nagsasabi ng katotohanan yung complainant. Ang sabi niya, ito ang statement ng ating complainant. Opo, statement. Yun yung statement ng ating complainant. So yun lang pinagbabasehan din ng pulis kasi wala naman siya doon sa pangyayari.
So another words, nasa investigation pa to kung anong sinabi ng nag-complain, yun ang isa sa mga official na mga record, official na mga file na hawak niya, yun ang pwede niyang ikwento lang ngayon. Katulad, hindi ka dapat ikikwento yun to eh, kasi ibang bagay to eh, kaso to eh. Diba? Thank you, sir. Dapat pakinggan mo rin yung statement nang inireklamo. Oh, pakinggan yung statement na inireklamo. Eh, wala nga daw reklamo. Diba? Wala nga reklamo. Dapat pati ho siya kasama sa gulo. Pareho sila dapat nasa kulungan, sir. Ayan, yan yung sinasabi ni Idol Rafi. Dapat daw dalawang to nasa kulungan. Kasi pareho sila nagrambulan, sir eh. Eh, hindi nga nagko-complain. Wala naman. Yun! Hindi nga nagko-complain. Nag-complain sa dito na grupo ni Aura. Ulitin natin. Eh, hindi nga nagko-complain. Wala naman nag-complain sa dito na grupo ni Aura. Wala naman. Kung meron, di, why not? O, di siya. So, wala siyang pwedeng gawin kasi wala naman complain. Diba? So, hindi niya pwedeng ikulong yung isa kasi wala naman complain. Yung partido naman na kalaban ng unang complainant. So, ano, mas maganda to, ano, maunawaan natin to kapag panoorin natin. Ano, panoorin natin at saka try natin timbangin. Okay, yung opinion ng mga abogado na nakikita natin ngayon sa online. Ito si Attorney Claire. Ito yung kanyang ano, ito yung kanyang YouTube. Mas maganda simulan niyo simula sa first part. Ito yung first part. Ito, part 1. Okay, ito yung about sa kinalaman din kay Aura at dito siya nagdwell. Sinulo Rafi Tulfo, utos ng utos, tama ba o labag sa batas part 2. Dito siya nagdwell doon sa dapat na ginagawa ng police at ano ba yung connection nito doon sa mga request ni Idol Rafi. At ano ba yung mga batas na maaaring malabag. Kung sakasakali, magpapatuloy yung ganito o di kaya magagawa ng police yung mga bagay na hinihingi ni Idol Rafi. Diba? Okay, so ito yon. Ito yon. Isa pa, sa abogado, ito si attorney Rani Randolph Libayan. Ayan. Sa channel na batas natin, dalawang channel siya eh. Meron siyang batas natin na channel at meron din siyang attorney Rani Randolph Libayan na channel. So ano to, tuloy-tuloy to eh. So yung mga comment nila na may kinalaman sa batas, pwede nyo rin i-check din dito. Okay, so ngayon, check nyo lang, unawain nyo lang, tapos timbangin ninyo kung may punto ba yung sinasabi nila. And so far, nung nakita natin dito, I think nag-gain ng simpatya ang pulis Makati. Okay, so mapapansin natin sa mga comment. Salamat po sa PNP. Pinakita niyo yung walang pinipili ang batas, baklaman o straight, sikat man o hindi. So, ang pabor, no? Kung makikita natin pabor yung mga netizens dito sa particular comment na to, doon sa naging action ng pulis. So ang sabi pa ng ibang mga ano, ang sabi pa doon sa ibang mga grupo is marami daw mga kinoment dito na against doon sa kay Idol Rafi Tulfo. So wala tayong ano doon, wala tayong masyadong information doon. Pero ang sabi lang sa ibang grupo na napuntahan natin is marami mga kinokomment ng video, ano mga comments, marami mga di-delete na mga comments yung mga admin mod ng Rafi Tulfo in Action kapag against doon kay Idol Rafi yung comment. Ito pa yung ibang sabi dito. Great job, policeman. Okay? I had highly advised against following any Tulfo's misguided advice from part 1. Okay? Okay. Ito pa, si Friends Diesto. Sir Rafi always concludes from his thoroughly investigated cases. He jumps into conclusion from his narrow knowledge. He gives advice without knowing what is really happening and what is the system. Ayan. So again, ito ay against ulit doon sa ginagawa ni Idol Rafi Tulfo. Okay. Including his chief of staff. Yes, napapansin lang dahil 2 years from now, election na naman. Nagpapansin lang. Exactly, madaling maniwala sa mga Marites. True. Alright, so ito, nag-gain din ng ano, against doon sa ginagawa ni Idol Rafi. Marami pa yan. Good job, mga police. The truth will prevail. Good job, mga kapulisan natin dyan. Saludo ko sa inyo. I salute PNP. Salute to you, Sir Cap. Good job, PNP. And salute. Alright. Ayan. Okay, ito naman. Meron din kudos sa Senador Rafi. Sana nabigyan ng hustisya. Be fair to everyone. God bless your heart po, Sir Rafi. Be fair to everyone. Ang sabi ng comment, dapat lang at kailangan. Mag-sorry ka, Senador Rafi. Mali ka. Sabi dito. Fair to everyone, baka mo mukhang may mali. Tulfo pa more.
Alright. Salamat, Sir Robin. Nandiyan ka palagi sa mga mahihirap. God bless. Anong sabi ng mga reply? Hindi lahat ng mahihirap gumagawa ng mabuti at dapat ipagtanggol. Di porket sikat, ipagtatanggol. Bakit nga? Paghuba rin ng damit yung lalaki at kung may binastos sa kasama niya, dapat pumunta sa pulis. At bakit siya iniwanan ng mga kaibigan niya habang nagwawala siya? Kaya ka mahirap eh. Ito naman, pang nag-comment kayo mga kaibigan, wag ano, ipunto natin na hindi lang diretso na kaya ka mahirap. So bigyan natin ng punto kung bakit natin nasasabi yung mga bagay na yan. Ayan, kudos sa user police. Good job PNP, Idol Rafi, tama po kayo, may point po kayo. Diyan, more power. Tapos ito, nag-comment, panoor mo yung CCTV, check mo muna CCTV bago ngawa. Ngayon, lumabas na katotohanan, ano masasabi mo? Sabi niya ito, di rin. Sabi niya, tama ka po, sabi niya, di rin. Fake account, grabe yung mga bot. Bot daw yung mga sumusuporta na ito kay Idol Rafi. Ito lang, bakit yung kinover ito? Ano? Kasi mapapasin din natin talaga, may mga punto yung mga comment dito at yung mga itong mga abogado, may mga punto din sila. Doon patungkol sa kasong ito. No? Ito ang isa sa mga gusto kong ikampanya sana is tulungan natin yung bansa. Tulungan natin yung bansa. Si Idol Rafi is nasa Senado. Si Idol Rafi is isa sa mga tinitingala. Si Idol Rafi is isa sa mga ma-impluensya. Si Idol Rafi is isa sa mga nasa posisyon para matulungan lalo yung bansa natin. So isa sa mga dapat natin i-push is yung pagpupursu or pagtutulak ng tamang mga proseso. Bakla man yan, tomboy man yan, lalaki, babae, transgender man yan. Ano na sana natin, natulungan natin yung bansa sa pamamagitan ng pagpupush ng ano man tama, ano man ang dapat. Kung mayroon man mga malapit kay Sir Idol Rafi Tulfo, sana maikwenta natin sa kanya kung ano bang dapat nagawin, ano bang dapat proseso na hakbangan natin para just in case dumating man yung point ng mga bagay doon is mang panghahawakan natin yung mga ginagawa niya na mag-aayon doon sa tama. Right? So, it's not about Sir Rafi Tulfo, it's about doon sa ginagawa, it's about doon sa tama. It's about doon sa dapat natin gawin bilang mga Pilipino para matulungan natin maiangat yung ating bansa. Again, itong mga videos na to, yung mga links nito, is ilalagay ko po sa aking description. Kayo na po ay bahala magtimbang sa mga bagay na dapat gawin. At para dito sa point na to, kudos po doon sa mga pulis Makati. Right? So minsan pa, tulungan po natin ang bansa na may angat ito. May angat ang bansa na ating kinabibilangan sapagkat pag ito ay naangat, tayong lahat ay makikinabang. Thank you so much.